Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. Another blessing na naman ang binigay sa amin ng aking asawa, another travel sa napakagandang lugar na to. This is our third time to travel na malayo. Papunta kami sa Dumaguete at same client ang kumuha sa amin. Sobrang sarap na experience ulit na makasakay sa airplane at makita yung mga views na minsan walang makita kasi madalas by land ka lang nito travel. I really appreciate yung clouds, yung dagat, yung islands na nakikita namin. Sobrang ganda. Ito, nakalapag na kami sa Dumaguete at sobrang saya nung feeling kasi alam ko na panibagong magandang adventure at memories na naman ang aming mararanasan dito. Ayan, sobrang special kasi yung client, pinasundo pa kami kay Kuya Juni. Shout out Kuya Juni kung napapanood mo. Oh, ayan, papunta na kami ngayon dun sa lugar kung saan kami mag-stay at sobrang ganda ng madadaanan mo. Grabe, nakaka-inlove yung Dumaguete. Totoo nga yung sinabi nila na it's more fun in the Philippines. At i-explore mo muna yung Pilipinas bago ang ibang bansa kasi for sure hindi ka madi-disappoint sa sobrang gandang mga lugar dito sa bansa natin. At finally, nakarating na kami dun sa resort na pag-i-stayan namin, which is sagot din ng napaka-generous naming client. From tickets, transportation, pagsundo, pagkain, rooms, and accommodation, lahat-lahat sagot nila na sobrang thankful ako dahil ganun nila in-appreciate yung talent ng asawa ko. Nakakatuwa kasi nagbubunga yung mga pagtsatsaga at pagsisipag namin ng asawa ko. At kung makikita nyo, sana nakukuha na nung camera yung sobrang gandang lugar na to. Nakasama sa paligid yung mga mababait na tao. Sabi nga nila, Dumaguete is the city of good people. Totoo, kasi sa bawat taong makakasalubong mo, makakasalabuha mo, lagi silang bumabate, pinapakisamahan ka nila ng maayos. At isa to sa mga mapagmamalaki natin sa ibang bansa. Hindi lang yung magagandang lugar, kundi yung culture natin. At yung mga ugaling Pilipino na sobrang hospitable. And I just want to share our room. Ito yung pag-i-stayan namin. Very homey, very relaxing, very quiet. At ayan si ate, tinutour niya kami, ginaguide niya kami. Since day one, siya yung nag-assist sa amin sa mga kailangan namin at sa mga lugar kung saan kami pwedeng pumunta. Ayan. So, naisip ko na naman yung mga anak ko. Sana kasama ko ulit sila dito. Pero, alam ko may time na makakasama ko rin sila sa mga gantong lugar. Ayan, dyan kami nagkape ni Kaloy sa labas. At ito pala yung restaurant nila. May malaking swimming pool sa gilid. Tapos, beachfront ulit. Ayan, yung makikita mo habang kumakain ka ng lunch na napakasarap. Diba? So, yung breakfast nila dito is free. Ayan. At dinala pala namin dito yung isang trabaho namin. So, may kailangan kami asikasuin. So, dinala namin yung papers, yung mga gagamitin. So, habang nandiyan kami, dyan kami nakikipag-meeting after naming mag-lunch. So, ito na yung second lunch namin. So, ayan. Tapos, binigyan din pala ako ng chance ni client para explore yung city, explore yung place. At ito pala yung tinatawag nilang boulevard. Imagine paggabi na dito, mas romantic at mas
masarap tumambay. At napansin ko rin na marami din tourist na kasabay kong magpa-picture. Ang next pa lang tinuro sa akin ni Kuya Juni is yung famous university nila sa tapat lang ng Boulevard. Marami pa. Sana samahan niyo pa ako sa aming next vlog. Thank you!